Hello, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang atin pong video ngayon ay continuation ng atin pong discussion ng Applied to Principal series po natin. At sa pagkakataong ito ay ang atin pong i-discuss ay ang 500,000 to 750,000 na loan amount sa loob po ng 30 years na loan term. Assuming po ang atin pong binabayad ay 10K yearly applied to principal, magkano po kaya ang ating masisave na total interest, yung atin pong matitipid, at ilang years na lang po ang atin pong ibabayad kung tayo po ay mag-apply to principal ng 10K. So ilang years na lang ang aabutin ng atin pong loan term na kung saan syempre ay hindi na po aabot ng 30 years. So simulan po natin ang atin pong discussion at i-share ko lamang po ang atin pong data. Dito po ay atin pong titignan ang atin pong assumption na loan amount na 500,000, 550,000, 600,000, 650,000, 700,000, saka po 750,000. Ang atin pong mga assumptions po dito ay pagdating po sa atin pong applied to principal na ito, of course, syempre, gaya na nabanggit ko po sa inyo, 500 to 750,000, 30 years loan term, 10K yearly applied to principal po tayo, interest rate po na 6.375% per year, at 10% po ng equity o down payment. So ito po yung atin pong assumption. Ngayon, dito po, kung papansinin po natin, yung ginamit po natin na interest rate, and then sa 30 years or 360 months, nakuha po natin yung atin pong monthly amortization. Of course, syempre dito, pagka po 500,000, 3119.35, ito po sa 6% per year po ito. At of course, syempre sa mas mataas po na loan amount, ay makikita po natin dito yung atin pong monthly amortization ay tumataas syempre kung mas malaki ang atin pong loan. So mamaya tignan po natin yung atin pong summary. So anyway, i-check po natin yung atin pong formula na yan. Let's say dito sa 500,000, yung accuracy niya. Dapat po with regard sa ating monthly payment, magsi-zero out po yan sa loob po ng 30 years o 360 months. So dito ay nag-zero out po iyan sa loob po ng 360 months. So equal monthly payments, and then may applicable po sa principal out of that monthly payments, and yung balance ay papasok po sa principal. Para maintindihan po natin yung concept, okay? Dito nakuha na po natin yung monthly payments based sa present value factor. Inilagay po natin yung interest rate per month dito kasi kailangan natin yan para makuha ang total interest. So given ang monthly payments, so yung interest, ito pong interest ay yung atin pong balance multiply lang ng interest rate per month. So yan po ang ating makukuha. At ngayon, yung atin pong monthly payments naman minus yung ating total interest, yung magiging difference o balance po niyan, yun po yung ibabawas natin sa total outstanding balance ng atin pong housing loan. Kaya kung titingnan po natin sa simula, malaki po yung interest rate o interest, total interest payment na napupunta po sa atin pong monthly payment. At syempre, konti lang yung napupunta sa principal at konti lang yung nababawas. Kaya nga po sa may mga loan, eh, nagtataka po tayo ilang years na po tayo nagbabayad, pero kakaunti pa lang yung atin pong nababawas sa atin pong loan balance. Kasi yun nga po, malaki po yung interest natin sa simula dahil malaki po ang ating loan balance. Kaya po ang atin pong alternative options para mapabilis at mas lumiit ang interest ay mag-apply to principal payment po tayo. Kasi pag nagbayad po tayo ng applied to principal, wala na pong interest yun. Total pong maididedact sa ating loan balance. So tignan na po natin yung atin pong various po na loanable amount. So assuming ito po sa 500,000, nag-apply to principal po tayo ng 10,000, eh kung titignan po natin dito sa atin pong table, makikita po natin na magsi-zero out po tayo sa 216 months. So hindi na po siya 360 months.
Kaya po dito ang atin pong babayaran lang, mababayaran na interest lang ay 341,000 instead po na 622,000. Kaya po makakatipid po tayo sa interest. But of course, syempre, dahil nagbayad tayo ng 10,000 yearly, dagdag bayad natin yon. So kumbaga, ma-offset lang yung total na ibabayad mo ng interest minus yung applied to principal. Yun ang magiging savings po natin. Ganun din naman sa 550,000. So sa 10,000 natin na yearly applied to principal, aabot lang po tayo ng 222 months. And then yung ating total interest ay 390 instead po na 622,000 kung tayo po ay hindi mag-a-apply to principal. Ganun din po sa 600,000, yung atin pong assumption na nagbabayad tayo ng 10,000 every 12 months. So every year tayo nagbabayad. So sa 230 months, mababayaran na po natin ang atin pong housing loan. Ganun din po sa atin pong 650. Okay, of course, syempre mas mahaba lang yung ating term dahil mas malaki yung ating loan amount. Yun naman po yung ating mangyayari po dito. 700,000, aabutin po tayo ng 242 months. At 750,000, aabutin po tayo ng 246 months. Pagdating po dito sa ating applied to principal. So kung titignan po natin ang atin pong recap, tignan po natin ang atin pong recap dito para po mas maintindihan po natin yung atin pong summary. Kung i-evaluate po natin, okay, ang total po na babayaran natin kung walang applied to principal sa 500,000 ay 1,178,000 plus, sa 550, 1,296,000. Sa 600,000, 1,414,000. Sa 650, aabutin po tayo ng 1.5 million plus. Sa 700, 1.6 million. Yung 750,000 po natin, 1.7 million plus. Pero kung mag-a-apply to principal po tayo, mas kukonti lang po yung lalabas na pera sa atin. Kaya po makakatipid po tayo. In fact, sa 500,000, makakatipid po tayo ng 281,000. Sa 550,000, makakatipid po tayo ng 295,000. Sa 600, 307,000. Sa 650, 318,000. Sa 700,000, 328,000. At sa 750,000 ay 337,000. Assuming consistent po kayo na yearly nag-a-apply to principal po kayo. Kung mas mataas ang inyo pong i-apply to principal, syempre mas mataas din yung ating masisavings. Kung may palya naman tayo, syempre mas maliit lang yung ating magiging savings. Pagdating po dito sa ating months to pay naman, kung dito po sa 500,000, dahil 216 months na lang, 18 years lang ang aabutin. Nakatipid po tayo ng 12 years. Sa 550,000 naman, mas mahaba lang ng konti, 18.5 years. Kaya po nakatipid tayo ng 11 and a half years. Sa 600,000, 19 years na lang ang aabutin. Nakatipid po tayo ng 10.83 years. Doon po tayo sa atin pong 650,000, aabutin na lang po tayo ng 19.58 years, kaya makakatipid po tayo ng 10.42. Doon naman po sa 700,000 ay 20 years, kaya po makakatipid tayo ng halos 10 years. At ganun din po sa atin pong 750,000. Nagbabari o pwede pong mabago ang ating mga figures, depende po doon sa atin pong gagawin o gaano po tayo ka-consistent doon po sa pagbabayad natin ng applied to principal. Kung kayo po ay first time na makapanood ng ating applied to principal series, syempre ang concept po natin dito o ang goal po natin dito ay hindi po paabutin ng 30 years ang ating loan payment at makatipid po tayo total interest. Yun naman po yung atin pong goal pagdating po sa applied to principal. So ito po yung atin pong assumption na 30 years loan term para po sa 500 to 750,000 na loan amount at nagte 10k yearly applied to principal po tayo. So malaki po ang pwede nating matipid kung mag-apply to principal po tayo sa True Pag-ibig. Mas suggested po kung tayo po ay pupunta mismo sa mga Pag-ibig branches. Bagamat meron na rin po sa mga online like sa GCash,
Pero yun, nire-recommend ko pa rin po ang atin pong payment ay sa mga branches. At dapat po yung atin pong magiging monthly payment ay hindi po bababa doon sa ating monthly amortization. Iba po yung dinadagdagan mo lang yung bayad mo sa amortization ha, iba po yun, hindi po yun applied to principal. Yun po yung typical advance. Ang applied to principal po ay separate po ang atin pong payment at hindi po dapat bababa doon sa ating monthly amortization. So ito po ang atin pong series ngayon sa 500 to 750,000 loan amount, 30 years loan term, assuming po tayo po ay nag-apply to principal ng 10K yearly. So ito po ang ating sharing. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.